Nung nakaraang mga video, mga bossing, no, nag-focus tayo sa iba't ibang kaalaman sa bakal. Ngayon na ang pag-uusapan natin, mga bossing, no, tungkol dito sa civil engineering basic construction idea naman. Ang magiging topic natin dito ay iba-iba na. Meron tayong mga konkreto, mga kahoy, meron tayong pintura, mga bakal pa rin, no, konkreto, at iba pa. Isama na rin natin yung tungkol sa scheme code at mga labor costs. Yan yung step by step na tatalakay natin sa videong ito. Sana mga bossing, no, panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami na naman kayong matututunan sa video nating ito. Ang una nating tatalakay na mga bossing, no, etong tungkol dito sa painting labor cost. Sa totoo lang, no, etong painting labor cost, meron tayong dalawang klaseng pag-estimate, no, ng labor cost natin. Meron tayong pakyawan at saka merong arawan. Meron akong isang video mga boss, no, na tinapik ko kung paano at step by step kung diniscuss doon yung dalawang option na yon, no. Dito sa labor cost, cost per square meter. Bali, pipresyuhan nyo yung labor nyo, cost per square meter. Meron akong isang video, boss, paki-watch nyo na lang, no. And then, yung isa naman, arawan, gagamit tayo ng Philippine Construction Productivity Rate. Meron din akong isang video tungkol sa computation ng labor cost sa nagagamit tayo ng Philippine Construction Productivity Rate para ma-compute yung labor cost. Napakadali ng computation sa labor cost. Sana po panoorin nyo yung mga video yon para makabisado nyo, mga bossing, yung pag-compute sa labor cost ng pintura. Dito naman sa usapin sa scheme coat, bali pag nag-i-scheme coat tayo, bali 1 mm thick, 1 kilogram yan per square meter ang magagamit natin, no, na scheme coat. Bali, yung scheme coat na yan, bali 20 kilograms yan per bag. Usually pagka magpapapintura tayo, bago natin ipapintura yan, pina-i-scheme coat natin yan, no. Bali, usually, karaniwan, dalawang layer ng scheme coat ang pinapatong natin bago natin na pinturahan. Ayan mga bossing, no, 1 kilogram pala per square meter yung magagamit natin per ng scheme coat. Ibig sabihin, kukomputin nyo muna yung area bago kayo bumili ng scheme coat, na yung scheme coat na yan, 20 kilograms yan per bag. Ang susunod naman nating tatalakayin mga bossing, no, yung common concrete mixture na pinakamadalas gamitin sa construction, no. Bali, yan mga bossing, no, M5 hanggang M20. So ibig sabihin ng M mixture 'yon, yun namang 5 Newton per square millimeter. Ibig sabihin niyan, yan yung tibay ng konkreto after 28 days, no. Bali, yung M20, kung naalala nyo yung mga class A natin, class AA, class B, class C, yung M20, yan yung class AA, mga bossing, no? And then yung M15 naman, yan yung class A. Bali, meron akong isang video, mga bossing, no, na step by step kung diniscuss yung common concrete mixture na yan. Actually, pati yung mga hindi madalas gamitin, diniscuss ko yon. Sana panoorin nyo. And then yung ginagamit nating dami ng tubig, no? Bawat kilo ng simento, 0.6 hanggang 0.4 hanggang 0.6 liter. Ayun 'yon, bawat kilo ng simento. Nagre-range po diyan. Ayun po yung tungkol dito sa mixture. Bago pala tayo tumuloy sa next topic, no? Sana po pakipindot yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel natin, no? Sana po pakipindot yung subscribe notification bell. Kung may time po kayo, paki-share yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po. Ang susunod na topic natin na mga bossing, no, yung pag-compute ng board pit ng kahoy, no? Ibig sabihin kasi ng board pit, 1 square foot, tapos ang kapal niya, 1 inch. Ayun po, no? Hindi naman po mahirap ang pag-compute ng board pit ng kahoy. Pagka bibili po kasi tayo ng kahoy, usually board pit po ang usapan dyan, no?
Bali, yung board feet po, inches po yung thick, inches po yung width, inches po yung haba, kung inches po yung mga yan. And then, i-divide lang po yan ng 144 para makuha yung board feet. Pero usually, yung haba po ng kahoy natin, naka-feet po yan, no? Yung L is length po yan, naka-feet. Tapos yung width niya, naka-inches. Tapos yung thickness niya, naka-inches. I-divide po yan ng 12. Halimbawa po, no, yung 2 by 3 by 10 feet na kokolumber, no? Ibig sabihin, para makompute yung board feet niyan, 2 inches times 3 inches times 10 feet, i-divide natin yan ng 12. Kung feet po yung haba, no? Pero kung inches po yung haba, no? Bihira naman po mangyari. Bali, inches yung haba, inches yung kapal, inches yung lapad, i-divide po yan ng 144. Ganun lang po yung pagkuha, no? Ng board feet ng kahoy. Bali, dalawa po palang formula. Pero ang madalas po itong ang thickness niya inches, tapos yung width niya inches, tapos yung haba po nasa feet yan. Kaya madalas po dinidivide yan 12 para makuha yung board feet. Punta po tayo sa next topic. Ang susunod po nating topic, no, yung biga at saka poste natin, yung minimum concrete cover niyan ng bakal doon, no? Minimum po niyan 40 mm. Ayan po, standard po 'yan, no? And then since baon sa lupa yung puting natin, ang minimum concrete cover po ng bakal is 75 mm, no? Yun naman pong slab, ang minimum concrete cover ng bakal diyan is 20 mm. Ayan po, no? Yung pong iba kasi hindi alam nila yung minimum concrete cover, kaya tinapik po natin na dito. May nagtatanong po kasi minsan, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang next topic natin, mga bossing, no, yung kaalaman dito sa joint ng biga, no, at saka ng poste, yung bakal nila, no? Minsan po nagtatanong, alin po ba yung nasa labas na bakal, no? Siyempre po, ang nasa labas na bakal ay yung bakal po ng poste. Nakapasok po dyan yung bakal ng biga. Ayun po, no? Ayun po yung standard, no? Kaya dapat po talaga yung bakal ng biga nasa loob, no? Tapos yung main bar naman ng poste nasa labas po yan, no? Ganun po yan dito sa joint ng bakal ng biga at saka bakal ng poste. Ang susunod na topic natin, mga bossing, no? Etong stirrups at saka lateral tie, so yung mga anilyo natin, no, sa biga at saka sa poste, no? Ang minimum na anilyo natin, no, diameter is 10 mm ng stirrups at saka ng lateral ties. Ayan, no. Hook po niyan dapat naka 135 degrees po 'yan, no. Hindi po naka 90 degrees. Kagaya po ng nakikita natin dito, 10 mm po yung ano natin dito, no, yung stirrups. Tapos naka-hook po yung mga ano natin dito, no, mga stirrups. Ayun, naka 135 degrees po. At saka alternate po ang pagkakalagay. Ayun po yung tama. Nasa standard po ito. Ang susunod po nating tatalakayin, no, dito naman sa bakal ng puting, no. Minsan po kasi may nakikita tayo sa construction, nakataob po yung parilya natin, no. Hindi po tama yun, wala po tayo sa standard pagka nakataob yan. Ang tama pong pagkakalagay ng column puting rebars natin, ito po yung nakikita natin sa image na ito. Ayan po, yung mga hook nasa taas, no. Hindi po nakabaliktad yan. So ito pong pagkakalagay na ito, tama po ito. Ito pong nakikita po natin sa video, no. Yung mga hook nasa taas po, tama po ito. Ayan po, no. Paminsan-minsan po kasi itong mga hook na ito binabaliktad. Okay, punta po tayo sa next topic. Minsan dito sa topic natin, no, bali minsan meron pong nagtanong, no, paano raw po computein yung bilang ng tiles, no? Ang pag-compute po ng bilang ng tiles, bali computein lang po natin yung area ng pader, no. I-divide po natin yung area ng isang tiles. Actually, meron po akong isang video, no. Detalyado ko pong kinompute yung
step by step po, no, yung tiles, piraso at saka yung materials cost po doon. Sana po panoorin nyo, no. Actually, pati labor cost po, no, area rin po ang nagiging basihan natin. Kagaya po doon sa floor, no, number of tiles sa area ng floor divided by sa area ng isang tiles, no, area ng isang tile. Kaya maski na ano pa po yung size ng tiles, no, bali kunin niyo lang po yung area ng lalagyan ng tiles, tapos i-divide niyo po yung area ng isang tiles. Sigurado po yung video ko na yon makakatulong, no. Sana po panoorin niyo yung video ko sa tiles material cost tsaka sa tiles labor cost. Ayun lang mga bossing, no, yung naging topic natin dito sa videong ito. Kung nagustuhan nyo po yung video, sana po pakipindot yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe.